Hello mga kapatid, nagluto ako ng aming ulam kagabi. Ito po yon ang rido sa ating crispy pata at syempre para ma-balance naman, may gulay din tayo yung binili natin kahapon. Dahil may tira pa tayong tinola in the house, so kasama siya sa ating dinner. So mga kapatid, early in the morning, nagkudkod si tatay ng niyog para sa gagamitin ng gata para sa kamuting kahoy, no? Ayan, napasiga na tayo ng apoy para doon lang sa labas iluto. At mga kapatid, tanghali na kasi pandesal nga lang yung inalmasal namin. Ayan, nagtula tayo ulit, no? Araw-araw, tinula. Then ito na yung ating lunch, yung kagabi. Ininit lang ang iba, pero tinula bago yan. So tayo mag-lunch mga kapatid, masarap talaga ang tinola. Ngayon naman syempre kailangan natin ng fruits, kumuha tayo sa kay tatay, tanim na saging. Mga kapatid, ganito dito talaga sa probinsya, no? Ayan, libre ang prutas. So libre mga kapatid, kaya dalawa. Pagkatapos ka namin mananghalian mga kapatid, medyo busog pa ako kapatid, no? Pagkain ulit ang inintindi natin. I-prepare natin kasi medyo matagal to para umabot naman ng 3 o'clock ang merienda. No? Very simple lang naman. Balibaran lang naman kamuting kahoy. Tapos lalagyan lang ng gata at asukal. Tapos na. So yan mga kapatid. Nagbalat na tayo ng kamuting kahoy. Tapos yun nasa ilalim dyan balibaran. Masarap kapatid gumawa at magluto. Pwede namang bumili na lang para makatipid yung 100. Makakamerienda ka na. Ito 100 yung balibaran, 100 ang kamuting kahoy, tapos asukal pa at saka anyog. Hindi, mas masarap kasi yung ano, yung ikaw mismo yung gagawa. Parang pastime ko to eh, yung magluto. Basta may kakain lang. Kapatid, luto na yung ating ginataan na kamuting kahoy at balibaran. Yes, pamerindinahin natin ang ating mga kasama. So, very simple lang mga kapatid yan. What is available in the house? Kain tayo mga kapatid. Salamat. Bye.